meron kaming authorization ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. May kasunduan. Pipirma kayo, pipirma kami. Pag natalo ninyo kami ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo, o Brother Eli, Mr. Daniel Rason, talo na rin ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. At pagka tinalo nyo kami, o may kasulatan, malaya ninyong gigibain at maigigiba lahat ng aming kapilya o gusaling sambahan na malalaki at mararangya. At maaari kayong magsimula ng paggiba mula sa tore ng aming gusaling sambahan. Nakasulat doon, payag kami. Pero dapat meron ding kondisyon para naman sa panig namin. Pag natalo kayo, di ba sinabi namin sa inyo, pag tinalo namin kayo sa diskusyon at tiyak o sigurado namang matatalo kayo, nakalagay naman doon at nakapirma kayo, isasauli ninyo lahat ng abuloy at pera na hinuput ninyo sa inyong mga miyembro at lahat ng ari-arian nila, isausuli nyo sa kanila. Ano pa? Titigil na kayo sa pagtuturo at pangangaro sa TV, sa radyo, at maging sa social media. Ano pa? I-delete ninyo ang lahat ng inyong ini-upload sa social media na paninira sa iba't ibang relihiyon. O team, call ba? Call. Tumawag kayo kung call kayo doon. Ito na numero ng tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. 8-9-8-1-4-3-1-1. Uulitin ko. 8-9-8-1-4-3-1-1. Mr. Daniel Rason, yayamang ikaw po ang narito, tumawag po kayo. Diyos, Her, harapin ko muna raw ang Papa sa Roma, saka ako haharapin ng tagapangamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Akala mo, napakalalaki nila, no? Haharapin muna ako ng Papa sa Roma. Babalik ko sa iyo ngayon. Naghahamong ka. Pumunta ka sa Papa sa Roma. Huwag mong harapin. Huwag mong diskusyonin. Huwag ka muna makipag-debate sa Papa. Kumbinsin mo, magtulong kayo. Papatunayan ko, pareho kayo sa demonyo. Ayon sa Biblia. No? Sige. Kahit gusto mo, pati yung Sabadista, katulungin mo na. Pati saksi ni Oba, katulungin mo. Hindi ko sasabihin sa'yo, makipag-debate ka muna sa Papa sa Roma, gaya ng sinabi ng pastor mo, nung puno mo. Makipag-debate raw ako muna sa Papa sa Roma bago niya tanggapin ang hamong ko. Sa akin, hindi ganon. Sasabihin ko, huwag kayo makipag-debate, makipag-connivance kayo. Tapos pagtulong-tulungan ninyo ako. Pag naigiba nyo yung sinasabi kong nasa Biblia, na si Kristo'y ipinanganak ng Diyos, no? Na ang iglesia ni Kristo'y mali, wala sa Biblia, no? Pag naigiba nyo, papaputol na lang ako ng leeg, tapos na ang diskusyon. Brad Josel, payag ka? Yun po, pinakamainam, Brad Eli. Talaga namang dapat eh. Magtulong-tulong na lang sila. Baka sakaling magkaroon ng konting match. Kasi kung si Sandoval lang, naku po, wala. Hindi makaka, ano to? Hindi makaka isang round po ito. Alam ko na po eh. Isang sitas lang. Tapos na ang usapan. Pero pwede. Maganda. Yun nga ang gawin. Kausapin mo na lahat ng mga yan. Total, nag-i-interest. Kagaya niyang mga Sabadista na yan. Ini-interest din si Brad Eli na pasiraan at kung ano pa, di patunayan. Magtulong na kayo at puntahan mo na ang Papa sa Roma. Ganon. Mag-connive na kayo, patong-patong kayo para medyo may match naman ang laban. Pagtulong-tulungan nyo na. Ikaw, kapatid na Daniel, ano masasabi mo? Huwag na natin pag-usapan. Ano palagay mo? Hindi ka mapalagay, kapatid na Daniel. Kasi po, kapatid na Eli, hindi naman magiging tama kailanman yung si Kristo e tao. Hindi naman magiging tama kailanman yung Santa Cena daw na may abuluyan. Hindi naman magiging tama yung si Felix Manalo ang seed of Abraham. At lahat ng mga doktrina po nila na mga maling mga doktrina, hindi naman magiging tama yun kung halimbawa kahit sino pa makipag-debate sa kanila for the sake of argument.
Kahit na sino pa makipagdebate sa kanila, hindi naman magiging tama yun eh. Na si Kristo, tao lang, na taong pumanik, taong bumaba, taong pumanik, taong babalik. Eh hindi naman po magiging tama lahat yung mga bagay na yun at yung kanilang mga ginagawa na kagaya noong sinasabi nila Lowell Menorca. O eh yung magiging tama ba yung mga lahat ng mga pinagagagawa nila doon sa mga dating nanggaling sa kanila. Eh yun na lang siguro po pagka tinignan na eh. Kagaya nga nung sinasabi nyo nga po na bakit pagka kayo sasabihin ninyo, pagka hinamon yung inyong puno, ang sasabihin ninyo eh lumaban muna sa Papa sa Roma bago lalabanan. O eh di yan ngayon ang tama nga po yung, yan ngayon na sabihin mo. Tinatanong nitong bata kanina, bakit daw ayaw ninyong lumaban sa kanya? O hindi, tanongin mo, bakit ba ayaw lumaban naman noong puno ninyo sa kapatid na Eli? Di ba, bakit hanggang nakamatayan na? O eh, ganun lang naman po yun, kapatid na Eli. At saka, tama naman po yung lahat ng mga bagay na yan, pagtitimbang-timbangin nila yung sinasabi nitong mga ito. Ang ipinangangaral, hindi naman po yung aral ng Diyos. Ang ipinangangaral nila, paninira. At yun nga, ang gusto kayong topic palagi. E ganun ba? Yun lang po ang opisyon yan eh. Mula pa umpisa at saka pumunta doon sa may tapat ng apalit, magpicture-picture. At yun ang mga ipinangangaral po niya, mga yan. Eh, pero para iaral yung aral ng Diyos, eh, hindi naman aral ng Diyos ang pinangangaral nito. Ang inaaral lagi, kesyo lahat po ng mga paninira, ganun ang kanilang ipinangaral. At ako po naman kasi naniniwala. Rambong ako, Brad Daniel. Mandarambong ako, manghuhut-hut, manggagancho. Ano, yun mga po, pinangaral lahat. Nila eh. Nakalusot lahat yan sa MTRCB. Pinalusot ni La Guardia. Eh kahit kangino ko ipa-analyze, eh, mali eh kaya, hindi dapat pinapayagan yan sa television. Eh, pinayagan nga ka ako eh. Kaya nga maraming taong nagalit sa akin eh. Kasi ako raw manggagancho, mang-hold up, mang-hostage. Ako raw eh, parang totally damaged. Mga pinagkasabi. Lahat ng mga inventong mga paninira, yan ang ginagawa niyang mga tao na yan. Kaya sa mga nakikinig, siguro kung gusto niyong makinig sa kanila, makinig na lang kayo. Tapos kung gusto niyo makinig ng aral, hindi ang layo na manira, kundi magtapat ng totoo, makinig kayo sa amin. Di ba ganun? Maganda kapatid na Daniel, ano? Opo, kapatid na Eli. At yan naman po ay mapapagtimbang-timbang naman nila kung meron tayong tama at sapat na kaisipan para mag-determine kung sino nagsasabi ng totoo at ang hindi at kung alin yung dapat na paniwalaan ninyo. Ang tao naman po ay may kalayaan. Eh, kung sino pakikinggan ninyo, nasa sa inyo yun. Eh, kayo naman po ang maghaharap din yan. At saka ako po naniniwala na yung tao ng Diyos, eh, ang pinakikinggan nun, eh, yung salita at aral ng Diyos, hindi chismis ng mga dalahira. At malalaman naman ninyo yun, yun naman po ay mararamdaman ninyo sa inyong mga kalooban. At meron naman kayong sapat na kaisipan eh. Makakapagsuri naman kayo eh. Kayo na po ang magsasabi nun dahil lahat ng mga contents, resources ay nandiyan dyan at available naman po. Pwede ninyong tignan. Tama ba sinasabi nito? Yung bang inaaral nitong mga ito? Yung doktrina ba nitong mga ito? Tama ba? O di yun po suriin ninyo. At ikumpara nyo dun sa tinuturo ng kapatid na Eli. Eto naman ang tinuturo ng kapatid na Eli. Eh yun lang. It's already a comparison eh. Comparison na yun eh. Hindi na, at hindi mo na sila mabibigyan pa ng mga dudoktorin nila. Eh, iyan po mga yan eh, mga doktor yan eh. Lahat ng mga editing, wala naman kayong sinabing ganito, palilitawin, sinabi ninyo yun. Na pagka kayo daw naging presidente, papatunugin nila na sinabi ninyo, gusto nyo kayo maging presidente. Napakarami ng mga unethical editing ng pinagagawa po ng mga yan. Eh, di pagkahalimbawa, yun ngang ganong mga sitwasyon, kinakatay nila. Eh di lalo na pagka kung ano pa ang kakatay-katayin niya mga yan. Kaya kayo na po ang magtitimbang alin ang fake news, alin yung totoo.
alin yung dapat na pakinggan at paniwalaan. May Biblia naman kayo, magbasa kayo ng Biblia. Sabi nila, ang banal na halik, eh beso-beso. Ditingnan ninyo, suriin ninyo sa Biblia. Ito ang paliwanag naman ng kapatid na Eli. By that, you will be able to determine alin ba dapat kong paniwalaan. Yung banal na halik na beso-beso na sabi nila na paliwanag ng ang paniniwala nila ay ang nagpaliwanag ay mga sa demonyo. Pero kinuha nila yung paliwanag at ginamit nila. O edi timbangin nyo doon sa sinasabi namang paliwanag na kapatid na Eli. Alala ko kapatid na Daniel. Opo. Nasabat kita. May naalala ko. Nagbebeso-beso kaya nga sila ngayon may COVID. Baka po nakamask. At baka po may social distancing. Baka beso-beso din po sa ere. Paanong gusto nilang maghari sa ere ang Panginoong Jesucristo? Baka beso-beso lang sin sa ere. Beso-beso ba naman daw yung banalalik? Beso-beso raw eh. Eh, naku talaga. Tuloy mo nga yung sinasabi mo, kapatid na Daniel, interesado ko. That is a very wise and a very intelligent analysis para sa ating mga tagapakinig. Opo, kasi po, simple lang naman po yung pag-determine ng alin ba ang paniniwalaan at hindi paniniwalaan. Meron pong mga evidences, merong mga informations na binibigay. Sinabi nila na shake hands, yun ang kanilang stand at beso-beso. Na ang pinagkuhanan nilang referensya ay ginamit po nila mula doon kay Wycliffe na pastor protestante. Na ang sabi nila, yung pastor protestante dapat itakwil dahil mga sa demonyo. Pero ginamit nila yung argumento at paniniwala. O di tingnan ninyo, pakinggan ninyo. Ah, ganun pala, paniniwala nila. O pakinggan nyo naman sasabihin ng kapatid na Eli. Dalawang bagay lang naman po yun eh. Para mapaghambing mo kung alin ba ang mas tama. Alin ba yung nagsasabi ng totoo. At may Biblia naman po kayo. Pwede nyo namang basahin. Pwede nyo namang ma-determine. Yun bang, nasa Biblia ba yun yung sinabi nito? O wala sa Biblia? O ito, sabi ba ni Soriano, tama ba doon sa sinasabi ng katwiran na ang sinasabi tungkol sa Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia, monogenes theos ang Panginoong Jesucristo, bugtong na Diyos. Sabi naman dito, hindi, tao lang. Hindi siya kailanman naging Diyos. O di tignan mo, saan nanggaling yung sinabi nila na yon? As compared sa sinabi ni Brother Eli na binabasa sa Biblia. O di, pag-aralan po natin. Madali po ngayon dahil we have all the references para masabi natin sino ba nagsasabi ng totoo at sino hindi nagsasabi ng totoo. O ano ba ang action? Lahat ng labas sa inyong iglesia, labas sa iglesia nila ay pupunta na sa impyerno. O di tignan mo, totoo ba na pag hindi nila kaanib, yung pala sabi nila, paniwala pala nila, hindi maliligtas ang nasa labas ng iglesia ni Kristo. Dahil ang nasa labas ng iglesia nila ay puro kondenado na sa apoy. O di tignan mo, yun ganun ba ang sabi ng Biblia? Talaga bang ang nasa loob lang nila ang maliligtas as compared sa sinasabi ng kapatid na Eli na ang lahat ng tao ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon sa kaligtasan. O edi dahil ang sabi ng Biblia, ibig ng Diyos, lahat ng tao maligtas, makaalam ng katotohanan. O edi ikumpara natin yung sinabi ni Pablo. O edi tignan mo, edi ibig sabihin ba yung mga hindi naanib sa kanila mula pala 1913 o 1914 bago sila umiral, ibig sabihin pala noon, lahat pala yun sa impyerno dahil hindi napaanib sa kanila. O edi pati yung mga magulang at mga nuno nila hindi magiging dapat sa Diyos dahil hindi naanib sa kanila. O di tignan mo, at paano bang naanib sa kanila? Para maanib, kailangan magpabautismo. O di tanungin mo, ay nabautismuhan ba si Felix Manalo? O di tanungin mo, oo nga, naanib ba? Kailangan ba? O nabautismuhan ba? Titimbangin po natin. Madali naman po makikita yon at ikumpara natin. O ito naman ang sabi ni Brother Eli. O di kayo na po ang magdedetermine.
Hindi naman kailangan pa yung mga... Kasi madaling magsabi ng, ay, hindi lalaban sa akin yan. Ay, takot sa akin. Ay, walang alam sa Biblia yan. Ay, ano ikaw? Si Rason Bobo yan. Eh, si ganito. Ay, di ikaw ang matalino. Di ikaw na. Ganun lang naman po yun. Di pagtimbangin lang naman natin. Ay, matalino ka pala. O, yun bang ginagawa mo sa sobrang katalinuhan mo? Eh, yun ba ang sinasabi ng Biblia? Kasi madali pong meron mga tao kasi... Magaling magsabi ng akong may alam. Pero pag tinignan mo yung trabaho, para yung sinasabi ng kapatid na Eli na nasa Tito sa 1:16, eh lahat naman magsasabi. Nagpapanggap, nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibasa yung mga malulupit at mga masuwain, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. O di, kumpara natin, o kayo ang sa Diyos. Anong ginagawa nyo sa kaaway nyo? O kayo ang sa Diyos. Ano ang ginagawa ninyo sa mga tao na hindi ninyo kasama, hindi ninyo kapatid? O ano ba, papaano ba nyo isinasabuhay yung sinasabi ninyong tama na ipinapangaral ninyo? O papaano ba nyo ini-apply sa buhay nyo? O di, kumpara mo rin. O sino kaya ang totoo? Di, sino kaya ang tama? Madali naman po madi-determine yun. At naniniwala ako sa puso ninyo, kung talagang ang hanap ninyo ay totoo at hindi ang hanap ninyo ay chismis at hindi ang hanap ninyo ay yung mga alimuom, eh hindi po kayo pababayaan ng Diyos na hindi ninyo makita kung ano yung totoo. Dahil yun ang sinasabi ng Biblia, humanap ka, ikaw ay makakasumpong. O kumato ka, ikaw ay pagbubuksan. Eh ang Diyos ang nakakakita ng puso ng tao. Kung nakikita ng Diyos ng puso natin, eh talagang gusto natin yung totoo, ituturo tayo ng Diyos sa totoo. Hindi mo kailangan pa na, eh kasi, ba't hindi ganito? Madali pong sabihin yun eh. Ang dami ko na nadinig. Nagsabi na, sabi kay Pacquiao, hindi ka uubra sa akin. Si Pacquiao, ganito. Si Pacquiao, ganon. Nalalaman naman po yun kapag ka, kung ano ba talaga yung sinasabi at pinakikilala ng istorya. Ganun ba talaga? O yun ba ang nakita sa atin? Kaya po, kayo na ang bahalang humatol doon sa mga actuations, doon sa mga pagsasakabuhayan, doon sa mga sinasabi, whether nasa Biblia o wala, may Biblia kayo, madali ninyong hanapin. Pagkumparahin nyo na. Yun na po pinakamadali eh. Yun ang pinakamaganda. Pakinggan nyo man sila sa sinasabi nila o pakinggan nyo rin ang kapatid na Eli sa sinasabi ng kapatid na Eli. Kung mas gusto nyo maniwala sa kanila, it's your decision. Pero kung nakikita ninyo kung alin ba ang talagang batayan at ang dapat na paniwalaan, kayo po ang hahatol nun. At wala namang pilitan kahit dito naman sa atin eh. Hindi naman tayo yung lalatagan ng kagaya noong kapatid na Josel na pinuntahan pa sa bahay, 'di ba? Napanood mo Story of My Faith para bigyan ng pera, alokin ng pera, taga Davao 'yun eh. Inaalok siya ng pera para lang umalis sa ating pagsasama-sama at magsalita ng laban sa atin. Oh, 'di inaalok ng pera ng isang ministro. Oh, 'di ba? Ganun ba ang trabaho ng sa Diyos? Ang sinasabi ng kapatid na Eli, kung ngayong kaaway magutom, pakanin mo. Yun ay tinuturo sa atin. Kung yung kaaway mauhaw, painumin mo. Ibigin mo ang iyong kaaway. Yun ay tinuturo sa atin. Titignan nyo po, ano ba turo naman sa kanila? O alin kaya mas tama? Yung tinuturo ng kapatid na Eli Soriano na ibigin ninyo ang iyong kaaway, idalangin nyo sa inyo yung nagsisiusig, o kung ano naman yung ginagawa ng iba. O di, kumpara nyo po, alin ba mas tama dun? Kaya po, hindi na po yun, ano? Palagay ko po, lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na po yan isang bagay na mahirap na ma-determine pa kung talagang nagsusuri tayo at naghahanap tayo ng bagay na katotohanan. Kaya nga, si kapatid na Eloisa, kung nakita niyo po kung ano yung totoo, sabi nga ng kapatid na Eli, sa nakakaalam ng mabuti, hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Gawin natin yun ang, kung alam. Yun ang masasabi ko sa'yo, kapatid na Eloisa. Matagal ka na palang nakikinig, matigas ang puso mo eh. Kung ayaw mo, wag mo. Pero kung gusto mo, you are welcome. You are welcome. Mamahalin ka ng kapatiran. May...
May pag-asa pa po ba akong makaanib at mabautismuhan, Brother Eli? Aga, habang buhay ka, may pag-asa ka. Kaya nga, ang panalangin ko, huwag ka mako-COVID eh. May pag-asa ka, kapatid. Lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Napakalaki ng pag-asa mo kung tatanggapin mo yung aral na totoo. Naunawaan mo, kapatid? Opo, Brother Eli. Salamat po. At pwede po ba akong makingi ng Biblia niyo? Alin? Biblia? Ay, oo. Bible. Ilan ang Biblia? Ilang gusto mong Biblia? O, para sa'yo, bigyan kita ng 7. Bigay mo lang address mo dun sa ating coordinator. Diyan sa, ano, sa internet. Padalang kita ng 7 kung gusto mong 7 Biblia. Maanib ka lang. Basahin mo 7 Biblia. Talagang si Kristo, Diyos. Abra Josel? Opo, Brother Eli. At para mas marami pa po, meron din po kayong pinagawang app, yung Omega Digi Bible. Hanggang wala po yung hard copy, di download nyo na po yan, libre. Mas marami pong translations ng Biblia. Oo nga, kapatid na Eloisa, yung ating Omega Digi Bible. Yan. Ida-download mo, libre lang yan. Lahat ng napakaraming ano dyan, translation ng Biblia ang nakalagay dyan, mababasa mo sa cellphone mo. Wala kang babayaran kahit ano. Ipinagawa ko yung application na yan. Libre yan. Makukuha mo lahat ng mga mararaming sali ng Biblia. Sa cellphone mo, pwede ka na magbasa. Omega Digi Bible. Yan po ay application na atin yan sa Church of God. Eh ngayon, kung gusto mo talaga yung hard copy ng Biblia, padalang kita, iwan mo lang yung address mo sa ating mga coordinators. Okay ka na, kapatid na Eloisa? Na po, na buhayan po yung puso ko nung sinabi niyo may pag-asa pa po ako. Salamat ako, po sa lahat Diyos. Yun ngang magnanakaw, mamamatay na lang, binigyan pa ng pag-asa ni Kristo eh. Eh ikaw pa, hindi ka pa naman nakapako sa krus. Malaya pa yung kamay mo't paa. Yung nakapako sa krus, nakapako ang paa at kamay. Hindi na makakaawala eh. Nagkaroon pa ng pag-asa eh. Ikaw pa, siyempre. Sana samahan ka ng Panginoon. Kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. Salamat po, kapatid na Eloisa. Sana tuloy po kagad ganinyo ang inyong pakikinig ng doktrina at kayo po ay makapagpatuloy sa bautismo. Si kapatid na muna sa atin pong The Old Path social media accounts, si Micah Batula, sabi niya po, ako po, Brother Eli, ganyan po ako, meron po akong anxiety. Pero simula makapakinig ako sa inyo, nawala po lahat ng takot ko. At unti-unti, naiintindihan ko na po para lang tayo sa Diyos. RJ Martinez, totoo po talaga yan. Kasi ako dati drug addict, lakas uminom, sigarilyo, pero biglang nawala noong nakapakinig ako at nagdoktrina sa MCGI. Irene Joy Kalumag, dahil sa pandemya napakinggan ko ang programang Ang Dating Daan, alaman ko ang katotohanan, ang tunay na aral ng Diyos. Sa awa tulong ng Diyos, naanib ako sa MCGI. Roseline Ibatan, salamat po sa Diyos na dakilang lumika. Dumaan din po ako sa matinding stress ng buhay. Pero dahil sa pakikinig ko sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Brother Eli, lumakas ang aking loob at stress-free. Ria Ver, tama po. Sa Diyos tayo magtiwalang palagi. Nasa Bible talaga ang lahat ng sagot ng Diyos sa ating mga katanungan. Salamat po sa Diyos at nasasagot ang mga tanong ng mga tao. Mari Vic Razon, totoo po yan. Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at kung may pananalig ka sa Diyos, ay mawawala ang alalahanin mo. Nangyari po kasi sa akin yan. Pero ngayon ay panatag na kalooban ko kahit may problemang dumating sa akin. BM Ronald, salamat sa Diyos. Tunay ang sinasabi ni Brother Eli, awa tulong ng Diyos. Kapag binigay mo sa Diyos ang iyong tiwala, lahat ng bigat na nararamdaman sa iyong puso at bumabagabag sa iyong isipan ay mawawala. Miss Yela, sa pamamagitan ng pakikinig kay Brother Eli, naiintindihan at naisa sa buhay ko ang tunay na pagtitiwala sa Diyos. Salamat po sa Diyos sa malasakit, kapayapaan at pag-iingat sa aking puso at isip sa araw-araw. Baby Len Katamko,
Tama po, pasalamat ako, nag-lockdown. Nakapakinig ako lahat ng Bible Expo at Bible Study. At lalo na sa doktrina, sinubaybayan ko lahat. Kaya sa awa ng Diyos, walang nakaawat sa akin para mabautismuhan. Geraldo Aranes, tama po, hindi po ako kaanib. Isa po akong OFW. Palagi po akong sumusubaybay sa mga Bible Exposition. Dito po, napuspos ang aking espiritu. Napakalinaw po ang paliwanag po ang ni Brother Eli Soriano. Salamat sa Diyos. Remigio Bandada, tulad po sa akin dahil sa lockdown, nakapakinig ako ng aral ng Diyos hanggang naanib ako sa tunay na iglesia ng Diyos. Salamat sa Diyos. Morse Salapate, salamat sa Diyos, ang pandemya po ang pinakamabuting dumaan sa buhay ko kasi po pandemya ang naging paraan ng pagkatawag sa aming mag-asawa. Salamat ng marami sa Diyos. Ito po si Amgitaran, tama sa akin, naghahanap ako ng totoong mangangaral at tunay na religion. Kaya salamat sa Diyos, nakapakinig ako sa UNTV channel. Joby Onirbos, magpatong-patong na ang mga nakatago sa aparador na mga bulaang propeta versus Brother Eli. Sa bagay, di nga makagawa ng live na tanungan sa internet tulad ng itanong mo kay Soriano. Biblia ang sasagot, na sikat mula ng 90s pa until now and forever. Giselle Dasig, sobrang dami talagang aral dito sa MCGI. Nakakabusog palagi ng kaluluwa. Nalilinisan na ang puso at isip mo. Meron ka pa palagi kapayapaan sa sarili mo at sa Diyos. Zena Maria, wala nang iba ang makakapagpaliwanag sa Bible kundi si Brother Eli Soriano lang. Salamat sa Diyos at nagkaroon tayo ng katulad ni Brother Eli na nagpapahayag ng katotohanan sa Bible. Hindi niya binabawasan at hindi nag-iimbento. Amalia Hiao, hindi sila lalaban kay Brother Eli kasi nanonood nga sila kay Brother Eli. Memorize nila. Itinuturo ni Brother Eli. Alam na alam nila. Hindi uubra yung espiritong nasa kanila. Mona Aguirre, dakudaw. Tapat ang Diyos mga kapatid na sa ating panahon ngayon, sa dami ng mga kasamaan at sa dami ng kanya-kanyang paniniwala sa relihiyon. Merong isang totoong relihiyon na magtuturo ng tamang aral, guided by the Holy Spirit. At ito na po ang ipinangaral ng kapatid na Eli. Mark Errol, salamat po sa Diyos. Madami po akong natutunan kahit hindi pa po ako kaanib. Brother Eli, madami na po akong natutunan sa pakikinig po sa inyo na galing sa banal na kasulatan. Namulat po ako sa buhay na ito. Bernard Brosas, patunayan nyo na kung talagang kayo ang tunay na iglesia. Lahat na lang paninira sa pagkatao ni Brother Eli. Kawawa naman nakikinig sa inyo, pati member nyo. Tapos sabihin nyo, kayo lang maliligtas. Kahabagan sana ang member nyo, makapakinig sana kay Brother Eli. Nickel John Carulio Gonzalez, ang dating daan, sana po mabasa, salamat po sa Diyos. Tama po, kapatid na Eli Soriano at kapatid na Daniel. Kahit anong paninira at pangkukula, malakas po kapit at pananampalataya niyo po. Saan po kayo makakakita ng ganitong mangangaral sa buong mundo? Naku po, malaki CCTV sa itaas. Baka pagdating ng panahon, hanapin niyo po ang Diyos. Hindi po siya nagpapabaya sa mga tunay na lingkod niya. Itigil na po ang pagpapaimbabaw. Magbasa po ng Biblia. Salamat po sa Diyos. Masarap ang buhay pag walang bisyo. Hindi naman po sa pagmamayabang po, pero totoo pong may Diyos nakatingin sa iyo. Sarap sa pakiramdam na nasa Biblia ang batayan at may mga ebidensya sa mga nakikita niyo po. Salamat po sa Diyos. Karen Ramos Toledana Cervantes, the most maligned preacher yet the only preacher who really knows the Bible and the teachings of the Lord Jesus Christ in our times is Brother Eli Soriano. Di nila kayang gibain ang aral na ipinangaral ni Brother Eli at Brother Daniel, kaya hanggang imbentong paninira lang. Salamat sa Diyos, may nagsasabi at nangangaral ng totoo sa gitna ng mga lobong maninila. Yan po ang ilan sa ating mga social media reactions, kapatid na Eli. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid, sa inyong effort para ipahatid ang inyong saloobin sa amin.